kabayan, ito po yung update natin ngayon sa ating rough or mat foundation dito sa ating remineralization building. So, nag-i-install po sila ngayon dito po sa ating wall, sa mga vertical bars para po sa ating walls. So, maglalagay rin po sila dyan sa gitna ng wall, retaining wall, para po sa ating division. Meron pong ano dyan, nilagay na vertical bars para sa ating wall dyan sa gitna. So, by tomorrow, bubuhusan po nila ito, mga kabayan, itong ating rough foundation or mat foundation dito sa ating remineralization building. So, 0.5 meters po or 50 cm ang kapal ng ating rough foundation or mat foundation. So this water stopper will install on the perimeter of all of our wall. It's joined in the wall and the bottom of the pit. Okay, okay. So also the interior wall, you put also this one? Only exterior. Only exterior. Okay. So this is the retaining wall, right? Yeah. So that is the standard of splicing of your rebar, so alternate. So the thickness of this one is 0.5 meters, right? Yeah. So we just only have one division, one wall? No, actually... Ah, three? Yeah. Ten, the plant. Ah, so there is three chambers. So there is three chambers, huh? Yeah. And here one and a half meter. So what is the purpose on this stub? Oh, there. Yeah, yeah, yeah. Yeah, this one. No, actually, some equipment. This one, point. No, this one, this one. Local. Yeah, yeah. You install some equipments there, or you don't know. So you don't know what is the equipment will be installed there. Huh? So maybe pump or whatever, right? So yeah, some. So when it will be poured tomorrow? What time? Around 10 o'clock. Okay. So how many cubic meters this one? I don't know. They calculate. So you are only for supervising of this rebar installation, right? The concrete already is there.
So this structure is the same structure at the other side. Yes. So what you install here? Some equipment on the top or not? Or this is only structure? Only structure only. Yeah? So your river is, what is the size of this river? 16? Yeah, 16. Wow. For retaining wall is 16 mm, right? Yes. For the foundation is 20 mm. Yes. So this is 100 mm spacing. Yeah. So 75 mm is the clear cover on the, yeah, on the bottom of the concrete. For the chair is 300 mm, right? Yeah. And for the top the cover, it is only 50 mm. Here, finish concrete. Yeah. 50 mm only. And our window space, right? Yeah. Here. And the bottom one is same, 75. It's very, it's a little bit thicker. You see the space? Yeah, here? I think 75 mm, right? Yeah. So all of our rivers will be coated for protection of corrosion. Yes. Also our tie wire. Yeah. It's also coated, right? Yes. So this is our tie wire. It's also coated by special paint for the corrosion, right? Yes, yes. Okay, thank you. Okay. So mga kabayan, nandito tayo ngayon ulit sa project site. So ngayon po ay September October 28, 2020. So bubuksan ito ngayon, itong rough foundation natin or mat foundation sa ating remineralization building. So ayan, maingay po dito ngayon dahil naglilinis po sila. Linisan po nila itong ating rough foundation. So dapat wala pong alikabok, mga dumi doon sa ilalim ng ating mga bakal. So ngayon, nagpa-finalize po sila ngayon sa ating formworks dyan sa ating rough or mat foundation. Buhusan po ngayon yan itong rough foundation natin dito ngayong araw na to, October 28, 2020. So napipiresyon po sila ngayon dyan sa mga formworks natin para po sa ating concreting. So mag-port po sila ngayon dyan ng concrete. Maybe 1 hour later, natapos nila yung ating mga formworks at iba pang preparation, ay darating na po ito ating mga concrete mixer at saka yung pumpcrete natin. So, abangan natin mamaya yung ating concreting activities. So yun po yung ating formworks mga kabayan. So nakikita nyo yung kulay na yellow mga kabayan nasa itaas ng river. Yan po yung river cap. So protection po yan para po sa ating protruding rivers para iwas po tripping at kung meron mang mga dapa dyan na hindi sila matusok, hindi po sila ma-punctured, ma-stab
ng ating mga bakal na nagprotrude. So yun po yung ating formwork ngayon. Sinisit up nila ngayon yan para po sa ating concreting. So lapitan natin mga kabayan, meron po tayo ditong water stopper. So nakikita nyo yan sa gitna ng ating bakal, yan po yung water stopper natin para po sa ating construction joint. So yan po yung ating formworks. Nilalagyan po nila lang ng support yan para iwas disgrasya po at loss ng ating concrete. Ngayon dyan sa gitna, nilalagay rin nila ng formworks yan para po sa ating wall, sa interior wall natin, sa ating retaining wall. Concrete spacer guys, yan yun yung ating concrete spacer para po sa ating retaining wall. So para accurate yung thickness ng ating retaining wall. Meron tayong surveyor team doon guys sa taas upang i-check yung ating final elevation para po sa ating concreting dito sa ating foundation. So ayan po yung ating surveyor team dyan sa itaas. Right? Yes, okay. So you put also this formwork here? Inside this one. Oh, okay. In drawing according to standard, this barbadic schedule. So now they are putting these formworks inside the sumpit. So what time is the concrete pouring? Today, maybe around 1 o'clock or 2 o'clock, I don't know, I don't sure. So as of you will call the concrete, yes, plant, yes, after this one finalized? Yes. Okay. I think we need to come back 1 o'clock. Yeah.
guys, meron tayong ongoing ngayon na concreting para po sa ating rough foundation or mud foundation po sa ating mineralization building. So ongoing po ngayon yung concreting natin. So marami po yung mga concrete mixer ang darating dito para po sa ating rough foundation or mud footing sa ating remineralization building. So meron po tayong dalawang plugman dito para mag-control sa traffic. Isa dito at saka isa doon sa kabilang side ng ating access road. Kasi marami pong dump truck dito ang dumarating. Dito tayo mga kabayan sa ating ongoing na concreting activities dito sa ating rough foundation. So as per nyo nakikita nyo dyan sa ibaba, andyan po yung ating mga masonry group upang buusan po yung ating rough foundation or mud foundation ng ating sa ating remineralization building. So andyan po yung ating Semester pumpcrete or yung ating mobile pumpcrete. So nakabuhos na sila ngayon dyan na dalawang concrete mixer, ready mix concrete. So maybe within a month ay 2 months may tatayo na itong ating building dito. So susulputan na po itong mga structure dito sa ating project site. So tatapusin nila itong project natin maybe around 1.5 years or 2 years after dun sa target date nila. So hoping makuha nila yung ating duration sa pagkumpleto ng ating project dito. Yung ating mga kasama dun sa ibaba upang i-counter check yung ating concreting activities.